Finalizing yung ating traffic scheme dahil the whole month Panagbenga celebration, which is February, kasi magkakaiba naman kasi yung activities natin, so we have a different scheme. So ang the same scheme lang yan is the opening of the Panagbenga on February 1, which is my grand parade dyan, and the street dancing parade and the float parade on the February 25 and 26. So yun talaga yung day na pinagpreparean natin ng mga traffic scheme, since marami tayong isasarang kalsada dyan. Marami talagang magsasara, so hindi na tayo magpapapasok ng sasakyan sa CBD. So may mga choke points tayo, may Magsaysay sa may Rimando Road, dito sa may baba ng Cathedral, makuklose na po yan, wala na pong papasok. Dito sa may BIR, wala na pong papasok. Dito sa may Leonard Road, so dito sa may Gopak, ikuklose na natin dito sa may Governor Park Road. So marami tayong kuklose dyan, at marami din tayong proposal na iwa one way during yung tatlong araw lang na yon, kasi yun naman talaga ang punong-puno, and we are expecting to close yung mga kalsada ng maaga, kasi kung hindi natin gagawin yun, baka syempre yung mga manonood, kasi madaling araw pa lang nandyan na, so baka mamaya mag-park na sila sa mga kalsada natin, hindi na natin mapaalis, maka-apekto pa doon sa flow ng parade natin. So hopefully by this week or next week mailabas na yung ating advisory. Ang maglalabas naman yan is the foundation. We are on the process of finishing it, finalizing na yung scheme and all the signages needed. And isa pa, yung preparation natin, we are proposing na magkaroon ng malaking tarpaulin sa Cannon Road and Marcos Highway and Naguilian on the rerouting. Para sana yung mga tourist natin na hindi naman sa CBD titira or hindi naman sa CBD pupunta, or yung mga passing through sa Baguio City, ilagay na natin yung rerouting doon para hindi na sila papasok sa CBD, since sigurado yung travel time nila pag pinasok nila ang CBD, baka madagdagan ng yan, hindi lang oras ang abutin nila pag pinasok nila ang CBD. So maglalagay tayo ng mga malalaking tarpaulin doon na nakalagay doon yung way or yung scheme, kung rerouting scheme, kung saan sila pwedeng dumaan para makapunta sila sa pupunta nila. So nakaiwas na sila sa traffic ng CBD. So although mas mahaba man yung kalsada na tinakbo nila, pero yung travel time nila baka mas mabilis naman. Comparing it na pupunta ka dito, pag akyat mo pa lang ng Cannon Road, alam naman natin yan. Pag holiday season, talagang usat pagong na yan. Lalo na pag puno ang CBD. Wala tayong magagawa dyan. Ang priority natin dyan, outbound na. Hindi na yung pa-inbound. Kung puno ang CBD, ang priority talaga nating kalsada, yung papalabas. Kasi kahit magpapasok tayo ng magpapasok, maklaro lang magkaklag ang sasakyan. Madali lang naman i-monitor yung kalsada natin sa Baguio. Mag-Google Maps ka lang, makikita mo na pula lahat yan. So, ang ginagawa namin dyan, pag nakita na yan, na pula lahat yan, matik ang priority, magbabato yung ating tactical operation center. Na ang priority na natin dyan is yung magpalabas lang. Hayaan nyo na yung papasok na magantay. Kasi yung sabi ko nga, ay papasukin natin ng papasukin lahat yan. Pag nag-lock pa yan, di wala na. Mas lalong hahaba yung travel time natin pag hinayaan natin. Last December, na-experience na natin yan dahil sabi nila, puno lahat ng hotels, transients. So yung mga ibang turista natin is dito sila sa may mga parks natin na nag-stay. Although, bawal lang mga maglagay ng mga tent. So ang nangyayari, yung mga ibang turista, na doon na sila mismo sa sasakyan nila, and the action naman of the Baguio City Police Office, the instruction damot kanda kami, we have to conduct tambuli and mobile patrol doon sa mga areas na kung saan nandun yung mga turista na natutulog sa sasakyan nila, to remind them na be cautious da, iwasan da nga maturong nga nakalukat da iti luganda. Dapat no nakalukat ti luganda akot, dapat adati may isang nakarihing, tapno itigas takot maiwasan tayo. So far last December, 1 month iti recorded case tayo nga ada iti natakawan iti luganda nga naturog kada gito streets tayo, especially dito yung areas iti Burnham, dito yung Lake Drive and other parts in the city.